ng pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa mag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan, hello! Magandang hapon sa lahat ng mga bata sa iba't ibang panig at sulok ng Pilipinas. Muli, ako si Tutor Dan. Ako ang inyong makakasamang tutor para ngayong araw. At syempre mga bata, alam ko nagtataka kayo, nasan si Tutor Ara ngayon? Huwag kayong mag-alala mga bata dahil si Tutor ay may ipakahalagang misyon. Kaya hindi natin siya makakasama ngayon. At ayon ay ang maghanap ng mga A-panalong aralin para sa inyong lahat. At syempre, dahil year 2022 na, panibagong taon na naman at panibagong araw na naman ng bagong matututunan tuwing Webes kasama kami ni Tutor Ara. At syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, mag-shoutout muna tayo. Hello mga bata, kamusta ba ang inyong Pasko? Kamusta ba ang dumaan na New Year sa inyong lahat? Sige nga po, magbasa tayo ng mga comments niyo sa ating comment section. Unang-una na dyan, si Enrico Dalupan. Good afternoon po, Tutor Ara and Tutor Dan. Enrico Dalupan, Santa Barbara Elementary School, Grade 1 active. Wow, bagay na bagay sa iyo ang section mo. Active na active talaga. Ang advisor niya daw ay si Jennifer Mendoza. Hello! Magandang hapon sa mga mag-aaral mula sa Barbara Elementary School. At syempre, hindi din magpapahuli si
Stephanie Perez. Ang sabi ni Stephanie Perez, good afternoon po. Watching from Amadeo Elementary School. Wow! Natatandaan ko to si Stephanie. Talagang hindi bumibitaw sa atin si Stephanie. Hello, Stephanie! Magandang hapon sa lahat ng mga taga Amadeo Elementary School. Gayon rin si Christian Aliana Raspicio mula sa Lomboy Integrated School. Pati na rin si Justin Aaron De La Cruz watching from Amadeo Elementary School din daw. Sabi naman ni Prince Ednamo, good afternoon po, done sharing daw mga bata. Para mas marami ang makapanood sa ating ngayong araw na ito ay pwede niyong i-share ang live tutorial na ito sa inyong mga Facebook account. Para nang sa gayon, mas madami pang mga grade 1 learners ang mas matuto pa sa amin ni Tutor Ara. Ayun, shout out din po ang sabi ni Amber Johan De La Cruz. Hello, Amber! Magandang hapon at natutuwa naman ako na ang daming mga bagong bata. Ibig sabihin, parami na ang tumututok sa atin ngayon tuwing Webes. At syempre mga bata, dahil panibagong taon, alam niyo ba mga bata na nag-celebrate din ang DepEd Italy online tutorial? Ayan, nakalagay sa ating poster, celebrating our first anniversary. O diba, batiin natin ang isa't isa, tumagal tayo ng isang taon. O diba, ang DepEd Italy online tutorial ay isang taon na umi-ere ng live, hindi lamang sa Facebook, gayon na rin sa YouTube. Ah, diba? Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Muli, ako si Tutor Dan. Ako ang inyong tutor na nagsasabing, mga batang mababait, halin at makinig. Umupo ng maayos at tayong umiti. O diba? Namiss ko yun kantahin sa inyong lahat. Nakaupo at nakangiti na po ba ang lahat? Kung opo, magaling. Ayan mga bata, tayo ngayon ay nasa quarter 2, week 6 na tayo. O diba akalain mo yon? Sisimulan natin ang 2022 sa ating aralin na tungkol sa mga pagpapahalaga sa kwento ng sariling pamilya. At mga bata, ito na po ang huling bahagi. Muli! Ako si Tutor Dan. At huwag kayong mag-alala dahil si Tutor Ara sa susunod na linggo ay makakasama natin na siya. Ako ang inyong A-Fantastic Tutor na maghahatid sa inyo ng mga A-Panalong Aralin. Kaya't halika na at sundan ako sa mundo ng Araling Panlipunan. Para sa araw na ito, ang gagamitin nating self-learning module ay mula sa Central Office, ADM. Kaya kung ako sa inyo mga bata, kuhanin nyo ng inyong mga lapis at syempre, huwag kakalimutan ang inyong mga module dahil magsisimula na tayo sa ating aralin. At bago syempre, bago ang lahat, ang una kong katanungan sa inyo ay, handa na ba kayong makinig? Kung opo, makiki-comment nga po sa ating comment section ang salitang A-Fantastic. Ayun, sige nga po, paki-comment nga po sa ating comment section ang salitang A-Fantastic. Ibig sabihin ay handang-handa ng ating mga bata na makinig at matuto ngayong araw. Ayan, nababasa ko dito. Ang sabi ni... Ayun, sunod-sunod, ang bilis. Ang bilis. Ang sabi dito ni Ses Cabantog, ayan. Hello Ses, shout out daw. Ayan, magandang hapon. Si Ses ay ang aking pinsan. O diba, tumututok din siya. Ang sabi din naman dito ni Prince Ednamo, A-Fantastic. At syempre, sabi ni Enrico Dalupan mula sa ating YouTube, nanonood siya sa YouTube live natin, A-Fantastic. At ang sabi ni Renea Noble, I am so excited, Tutor Dan. At syempre, Renea, ako din, excited din ako na maghatid sa inyo ng panibagong aralin. Ang sabi ni Len Gamba, ayan, nakakatuwa naman. Good afternoon po mula daw sa Marilao Central 1 Integrated School. At ang kanyang teacher daw ay si Teacher Ann Michelle
Maalat. Ayan. Ang sabi ni Enrico Dan Sherling daw po yun. Very good. Ayun ang sabi ni Clarissa Guzman Songko. A fantastic. Gayon din si Zoe Joshua Soriano, si Stephanie Perez, si Hezekiah Labugen, si Amber Johan de la Cruz, si Zia Kirsten de la Cruz. Halos lahat kayo ang sabi ay A fantastic. Ibig sabihin daw ay handang-handa na kayong makinig. At dahil dyan, tayo ay magsisimula na. Pero bago natin ipakilala or bago ko i-introduce ang panibago nating aralin, noong nakarang taon, naalala ko merong pinagawa sa inyo si Tutor Ara. At dahil merong mga nagpasa na kanilang mga gawa ng takdang aralin, ako'y malugod na ipakikilala ang mga A Fantastic of the Week natin na kung saan ang kanilang mga gawa ay talagang ipanalong ipanalo. Kung kayo ay handa na, atin nang panoorin kung sino-sino ang mga A Fantastic of the Week. Mahalaga po ang pangyayaring ito sapagkat kaarawan ko po ito. Masaya po kami magsimba sama-sama. Mahalaga ang araw ng birthday ko dahil isa po akong miracle baby. After 10 years doon lang po nanganak ang mama ko po. Pero ang bawat araw ay special. Basta kasama ko po ang pamilya ko. Mahalaga ang birthday ko Ayun, nakakatawa naman ang ating mga A Fantastic of the Week na mga A Fantastic din na mag-aaral. At talagang habang pinapanood ko ang kanilang mga gawa ay talagang napapaisip ako na ang gaganda. Ngayon pa lamang na grade 1 pa lamang sila ay ang gaganda na ng kanilang mga na-experience sa buhay. Ipagpatuloy niyo iyan mga bata. At syempre, congratulations sa lahat ng A Fantastic of the Week. At syempre, dito nababasa ko ang sabi ni Justin Ira de la Cruz, congrats daw Prince Ednam. O, diba? Nakakatuwa naman. Napaka-supportive naman ang ating mga manonood. At syempre, nabasa ko dito, thank you po, tutor. Mula daw kay Rita Emmanuel daw. O, diba? Nakakatuwa naman. At syempre, mga bata, kung gusto nyo rin maging A Fantastic of the Week, kada linggo po, ang gagawin nyo lamang ay manood at tumutok sa amin ni Tutor Ara tuwing Webes, 1 hanggang 1.40. At syempre, huwag kakalimutan na gumawa ng mga takdang aralin at ang mga iba't iba pang ipapagawa namin ni Tutor Ara. At malay mo sa susunod na linggo, isa na kayo sa mga A Fantastic of the Week na may mga A panalong mga gawa. At dahil dyan, magsimula na tayo. Ang ating layunin sa araw na ito ay, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, napahahalagahan mo ang kwento ng inyong or ng iyong pamilya. At ikalawa naman, na ipapahayag sa malikhaing pamamaraan ang sariling kwento ng pamilya. Pero syempre, bago ang lahat, tayo ay magbalik-aral. Noong week 5, noong natatandaan ko noong week 5, si Tutor Ara yung nagturo sa inyo. Pinag-aralan natin ang unang bahagi tungkol sa mga pagpapahalaga sa kwento ng sariling pamilya. Kung saan nailarawan ninyo ang mahahalagang pangyayari sa buhay ng inyong pamilya. Upang mas lalo ninyo pang maintindihan ang pinag-aralan noong week 5, narito ang isang gawain
para sa inyo. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, kunin ang mga sumusunod na kagamitan. Gamit ang pentel pen, kumuhit ng bahay. Gamit ang glue o paste, idikit ang larawan sa loob ng iginuhit na bahay. Ito ang larawan noong kami ay nagkaroon ng family reunion. Alam niyo ba mga bata, nagkaroon kami ng family reunion. Nakita ko muli ang aking mga kamag-anak. Nakita ko sina Tito, Tita, Lolo, Lola at ang aking mga pinsan. Masaya kami nagsalo-salo sa bawat pagkain na dala-dala ng bawat miyembro ng pamilya. At alam niyo ba mga bata na mahalagang magkaroon ng family reunion upang mas makilala ninyo pa ang inyong mga kamag-anak. Ito rin ang magsisilbing daan upang magkaroon ng maganda at maayos sa samahan bilang isang buong pamilya. Ayan, o diba mga bata, nagawa nyo rin ba ang aktibidad na ito? At syempre, opo, nagawa ninyo yan. Diba nga, napakita ko sa inyo kanina yung mga ilang gawain o ilang mga gawa ng ating mga mag-aral. Kung kayo ay nagawa nyo rin, syempre kayo ay... A Fantastic! Ayan, may mga bata, meron na kayong ikalawang badge para sa taong ito. At sa pagkakataong ito, nais ko kayong subukan sa aktibidad na ito. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Unang bilang. Ayan mga bata, babasahin kung mabuti ang katanungan at itatype nyo sa ating comment section ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, paano ipakikita ang pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya? Letrang A, hindi mag-uusap. Letrang B, igagalang ang karapatan ng bawat kasapi. Letrang C, iiwas sa mga gawaing bahay. O mga bata, huwag kakalimutan na lagyan ng number 1 at syempre ang inyong mga sagot para hindi kayo malito. Ayan, sige nga po. Paki-comment nga po sa ating comment section ang inyong mga sagot. Ayun, nababasa ko ng inyong mga sagot. At syempre, dito nauna sa akin si Stephanie Perez. Ang sabi ni Stephanie Perez, ang sagot daw niya ay letrang B. Gayon rin si Prince Ednamo, si Enrico Dalupan, si Joyso, si Sean Jacobo de la Villanueva, si Zoe Joshua Sorgano, si Amber Johan de la Cruz, Zia Kirsten de la Cruz,
Halos lahat kayo mga bata, ang sagot nyo ay letrang B. Tingnan nga natin kung ano ang tamang sagot. Ayun, tama kayo mga bata. Ang tamang sagot ay letrang B. Dahil maipakikita ang pagmamahal sa bawat kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng paggalang sa karapatan ng bawat kasapi. Mahusay mga bata, dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Bakit mahalagang malaman kung sino-sino ang bumubuo sa angkan o pamilyang pinagmulan? Letrang A. Para maipakita ang pagpapahalaga sa mga kapitbahay. Letrang B. Para maraming dumalo sa family reunion. O letrang C. Para magkakilakilala ang magkakamag-anak. Ayun, ang bilis. Nauna sa akin si Enrico Dalupan. Wow, ang bibilis naman ng ating mga online learner. At ang sabi din ni Michelle Santos, letrang C din daw. Pati si Zia Elizalop, letrang C. Pati si MB Garcia Navarro, si Gab Navarro, letrang C din daw. Pati na rin si Justin Aaron de la Cruz, si Cez, si Joyso, at saka si Prince Ednamo, si Rita Calantas, ang sagot nila ay letrang C. Halos lahat, ang sagot nila ay letrang C. Tignan nga natin kung letrang C ang tamang sagot. Ayun, tama mga bata. Letrang C ang tamang sagot dahil mahalagang malaman kung sino-sino ang mga bumubuo sa angkan o pamilyang pinagmulan para magkakilakilala ang magkakamag-anak. Talagang pinapabilib niyo ako mga bata. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ano ang mangyayari kung magkakasundo-sundo ang mga kasapi ng pamilya? Letrang A. Magiging masaya ang samahan. Letrang B. Mag-aalisan sa bahay ang bawat kasapi. O letrang C. Magiging malungkot ang bawat kasapi. Ano kaya ang tamang sagot? Ayun, talagang ang bilis sumagot ni Enrico Dalupan. Ang sagot niya ay letrang A daw. Gayon rin si Stephanie Perez, si Renea Frances Sabatingin, letrang A din daw. Pati na rin si Christian Aliana Respicio, si Jane Maliate Vituk, si Sean Jacobo de la Villanueva, si Hezekiah Labugen, si Michelle Santos, si Zoe Joshua Soriano, si Prince Ednamo, si Hiren Haley Bedros, letrang A. Halos lahat. Ayun, humabol pa si Clarissa Guzman Songko. Ang sagot daw niya ay letrang A. Letrang A nga ba ang tamang sagot? Ayun, tama kayo mga bata, mahusay. Dahil magiging masaya ang samahan kung magkakasundo-sundo ang mga kasapi ng pamilya. Dumako naman tayo sa ika-apat na bilang. Sino-sino ang mga nagtuturo ng kagandahang asal sa mga batang kasapi ng pamilya? Letrang A. Ang kaklase. Letrang B. Ang mga magulang. O letrang C. Mga kapitbahay. Ayun, talaga naman, bago matapos ang timer natin, ay talaga meron na agad silang sagot sa ating comment section. Ang sabi ni Enrico Dalupan ay letrang B daw. Gayon rin si Christian Aliana Respicio, si Jane Maliate Vitug, Stephanie Perez, si Michelle Santos, si Prince Ednamo, si Isaiah Jaden C. Mercado, letrang
Bidaw. Gayon rin si Matthew Krishnan Sabado, si Zoe Joshua Sargano, si Araya Julian Aquino. Ang sagot daw ay letrang B. Halos lahat ng nababasa ko ang sagot nila ay letrang B. Letrang B nga ba ang tamang sagot? Magaling! Tama kayo mga bata. Dahil ang mga magulang ang nagtuturo ng kagandahang asal sa mga batang kasapi ng pamilya. At alam niyo ba mga bata, sila ang tumutulong sa atin upang malaman ang mga dapat at hindi dapat gawin. Ang gagaling ng ating mga bata. Dumako naman tayo sa ating huling bilang. Ayan, bakit mahalaga ang mga lumang litrato ng pamilya? Letrang A, para manatili ang magagandang alaala. Letrang B, upang hindi makilala ang lahat ng kasapi ng pamilya. O letrang C, upang maging magulo ang pamilya. Sige nga po. Nako, ayan. Nagsimula pa lang ang ating timer. Ay talagang meron na silang sagot. Nakakatawa naman itong mga batang ito. Ang bibilis. Ayun, ang sabi ni Zia Elise Halop, letrang A daw. Gayon rin si Enrico Dalupan, si Prince Ed Namo, si Joyso, si Stephanie Perez, si Zia Kirsten de la Cruz, si Kirsten Aliana Respicio, si Matthew Krishnan Sabado, si Sean Jacobo Villanueva, si Amber Johan de la Cruz, si Jonalyn Liagas, si Araya Julian Aquino. Ang sagot nila ay letrang A daw. Letrang A ba ang iyong sagot? Kung opo, magaling! Tama mga bata, letrang A. Dahil mahalaga ang mga lumang litrato ng pamilya para manatili ang magagandang alaala. Naku mga bata, tama ba lahat ng inyong sagot? Kung opo, A, pakagaling naman! Ayan, o di ba mga bata? Uy, ayan mga bata, nakakatawa naman ang ating mga screen. Alam nyo ba ang tawag sa larong ito? Sige nga mga bata, kung alam nyo po ang tawag sa larong ito, paki-comment nga po sa ating comment section. Ano kaya ang tawag sa larong kapag ginagamitan ng mga flag or banderitas? Yung mga kahoy o mga bamboo? Ano kaya ang tawag sa larong iyon? Sige nga po, meron kayang makakahula? Meron kayang makakahula sa... Ayun, meron na akong nabasa. Ang sabi ni Stephanie Perez ay palo sebo daw. Mahusay, Stephanie. Ang tawag sa larong ito ay palo sebo. Makikita na may mga posteng kawayan na may mga banderang iba't iba ang kulay. Bilangin natin ang mga posteng kawayan. Isa, dalawa, at tatlo. Ayun, meron tayong tatlong posteng kawayan. Ngayon naman, alamin naman natin ang kulay ng bawat bandera. Pula, asul, at dilaw. Etong tatlong mga kulay na ito ay tinatawag ng mga pangunahing kulay. Ngayon ay makakasama nating muli si A Flashlight. O mga bata, natatandaan niyo pa ba si A Flashlight? 'Di ba si A Flashlight yung linggo-linggong bumubisita sa atin para maghatid ng panibagong aralin. Pero bago ang lahat, maaari niyo ba akong tulungan na hanapin kung saang bandera makikita si A Flashlight? Siyempre, siguradong-sigurado ako na tutulungan niyo ako. Simulan na natin ang paghahanap. Unang bandera. Naku, mga bata, wala sa pulang bandera si A Flashlight. Sige, tingnan naman natin sa ikalawang bandera. Naku mga bata, wala rin sa asul na bandera si A Flashlight.
panigurado, andito siya sa pangatlong bandera. Doon nga, bumako naman tayo sa huling bandera. Ay, yun, si A Flashlight. Nasa dilaw na bandera, si A Flashlight. Hello, A Flashlight! Na-miss kita at syempre, na-miss ka rin ng ating mga A-Fantastic Learners. Ipakita mo na sa amin ang ating buong aral para sa ating mga batang A-Fantastic. Ayan! Alam nyo ba mga bata na may mga bagay na pinahahalagahan ang bawat pamilya? Ipinapakita nila ang pagpapahalaga sa iba't ibang paraan. Ilan sa mga ito ay ang pagkakaroon ng una. Ayan, ipinakita sa atin ni Flashlight. Ito ay family portrait. Sumunod, ito naman ay larawan ng isang reunion o kaya naman salo-salo ng pamilya bilang pagpapatuloy ng tradisyon at paggalang sa mga nakatatandang pinagmula ng angkan ni na tatay at nanay at ang panghuli, ayan, pagbibigayan ng mga regalo. Magkakaiba ang mga bagay na pinahalagahan ng iba't ibang pamilya mga bata. Iginagalang ng mga bata ang mga bagay na importante sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapatuloy ng tradisyon ng pamilya. Lahat ng kasapi ng pamilya ay mahalaga. Sina lolo, lola, tiyo, tiya ay may mga kasapi rin ng pamilya. Kailangang magtulungan ang mga kasapi ng pamilya para manatili ang mabuti nilang samahan. Ayan, para sa aktibidad na ito, sa susunod na aktibidad, iguhit sapat lang ang masayang mukha kung ang gawain ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya. Iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi. Tumako na tayo sa unang bilang. Masayang nagpipiknik ang pamilya Garcia sa ilog. Ito ba ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya o hindi? Masayang mukha o malungkot na mukha? Sige nga po, huwag kakalimutan lagyan ng number 1 at syempre ang inyong mga tugon. Ayan, nabasa ko na. Nauna dito si Justin Aaron de la Cruz. Masayang mukha ang kanyang sagot. Gayun na rin si Kristen Aliana Respicio, si Stephanie Perez, si Zia Elise Halop. Happy face daw. Ibig sabihin, masayang mukha. Halos lahat ang sagot nila ay masayang mukha. Masayang mukha nga ba ang tamang sagot? Ayun, tama mga bata. Masayang mukha. Dahil ito ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya. Ikalawang bilang. Nakaugalian ni Lena ang paghalik sa mga magulang tuwing aalis ng bahay at darating mula sa paaralan. Ito ba ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya o hindi? Masayang mukha o malungkot na mukha? Ayan, ang bilis. Nauna naman ngayon si Zoe Joshua Sergano. Ang sagot niya ay masayang mukha. Gayun rin si Christian Aliana Respicio, Justin Aaron de la Cruz, Prince Ed Namo, Prince Carl Puno, Zia Ellis Halop, si Sean Jacobo Villanueva, si Zoe Joshua Sergano, si Stephanie Perez. Ang sagot nila, pati si Merlin humabol din, si Jonaline Aliaga, sumabol din siya. Halos lahat ng nababasa ko ang sagot ay masayang mukha. Masayang mukha nga ba ang tamang sagot?
Ayun, tama mga bata, masayang mukha. Ito ay nagpapakita ng wastong pagmapahalaga sa sariling pamilya. Magagaling. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Hindi dumadalo sa traditional na pamilyang pagdiriwang o family reunion si Arthur. Ito ba ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya o hindi? Masayang mukha o malungkot na mukha? Ayan, talagang ang bibilis ng ating mga bata. Nauna naman dito si Kirsten Aliana Respicio, malungkot na mukha daw. Gayon din si Michelle Santos, Stephanie Perez, si Zia Elise Halo, si Joyce, malungkot din ang mukha. Si Amber Johan de la Cruz, malungkot din. Pati na rin si Micaela Rain Santos, pati na rin si Isaiah Jaden C. Mercado, malungkot daw ng mukha. Tama nga ba ang inyong mga sagot? Ayun, malungkot na mukha. Dahil ito po ay hindi nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya. Ika-apat na bilang naman. Sama-sama ang lahat na nagdiriwang sa tugumpay ng pamilya. Masayang mukha o malungkot ang mukha? Ayun, sa number 4, nauna naman si Christian Aliana Respicio, malungkot daw na mukha. Gayon rin si Areya Julian Aquino, si Renee Francis Sobatin, malungkot daw na mukha si Prince Ednamo, si Zoe Joshua Soriano, si Isaiah Jaden, malungkot daw na mukha. Ay, mali pala. Masaya palang mukha ang nakikita ko. Hindi pala malungkot na mukha na ko. Sorry mga bata. Halos lahat kayo mga bata ang sagot nyo ay happy face o kaya ay masayang mukha. Tama ba ang inyong mga sagot? Ayun, tama mga bata. Masayang mukha dahil ito ay nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya. Dumako naman tayo sa ating panglima at ang huling bilang. Hindi magkasundo ang magkapatid. Ito ba ay dapat masayang mukha o malungkot na mukha? Ayan, nakikita ko na inyong mga sagot. Nauna si Michelle Santos, ang sabi niya ay malungkot na mukha daw. Gayon rin si Justin Aaron de la Cruz, si Joyce, si Amber Johan de la Cruz, si Zoe Zariano, si Isaiah, si Amber, si Micaela, si Prince Carl Puno, malungkot daw na mukha. Gayon rin si Zaya Reyes, malungkot daw na mukha. Malungkot na mukha nga ba ang tamang sagot? Ayun, tama kayo mga bata. Malungkot na mukha dahil ito ay hindi nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa sariling pamilya. Mahusay mga bata. At dahil dyan, kayo ay panalo! Ayan! Meron na naman kayo natanggap na badge mula sa amin ni Tutor Ara. Para sa susunod na gawain, kulayan ang larawan nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya. Unang larawan. Ayan. Ito ba ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya? May kulay o walang kulay? Sige nga po, ano kaya ang tamang sagot sa unang larawan? Ito ba dapat ay mayroong kulay o walang kulay? Ayun, ang sabi na basa ko na dito. Sa number 1,
sa unang larawan ang sabi ni Areya Julian Aquino, wala daw kulay. Gayon rin si Ezekiel Labugem, wala daw kulay. Pati na rin si Zaya Reyes, ang sabi niya ay wala daw kulay. Ano nga ba ang tamang sagot? Ayan, tama kayo mga bata, walang kulay. Dahil ito ay hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya. Ikalawang larawan naman. Ayan, nababasa ko na ang sabi ni Sean Jacobo Villanueva ay meron daw pong kulay. Gayon rin si Zia Elise Halong, ang sabi niya yes, ibig sabihin daw may kulay. Sabi naman ni Stephanie Perez, kukulayan daw po. Tingnan nga natin ano nga ba ang tamang sagot sa ikalawang larawan. Ayan, magaling mga bata, may kulay. Dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya. Ikatlong larawan naman. Ayan, nabasa ko na yung sagot ni Zoe Joshua Sergiano. Ang sabi niya ay, may kulay daw. Gayon ni si Zia Elise Halop, may kulay daw. Pati na rin si Prince Ednamo, si Ezekiel Labugen, si Stephanie Perez, si Prince Carl Puno, may kulay daw. Ano nga ba ang tamang sagot? Ayun, tama kayo mga bata. May kulay ang ikatlong larawan. Dumako naman tayo sa ikaapat na bilang. Ayan, ako, ang bilis. Nabasa ko na dito ang sagot ni... Ayun, ni Zia Elise Halop, meron daw kulay. Pati na rin ang sabi ni Gabriel, may kulay daw po. Pati na rin si Amber Johan de la Cruz, may kulay daw po yung pang-apat na larawan. Tingnan nga natin kung may kulay. Ayun, mahusay mga bata, tama. Dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya. Dumako na tayo sa huling bilang, sa ikalima at panghuling bilang. Dapat ba nating kulayan ang larawan o hindi? May kulay o wala? Ayun, nabasa ko na ang sagot ni Zoe Joshua Sergiano. Ang sagot niya ay merong daw pong kulay. Gaya na rin si Zia Elise Halop, si Gabriel, si Prince Ednamo, si Areya Julian Aquino, si Zaya Reyes, may kulay daw po. May kulay nga ba ang tamang sagot? Ayun, tama kayo mga bata, may kulay dahil ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa kwento ng pamilya. Ang gagaling naman. Nakuha ninyo ba lahat ang tamang sagot? Kung opo, kayo ay A Fantastic! Ayan, parami na ng parami ang inyong mga badges. Para sa huling gawain, kulayan ng pula ang puso sa unahan ng bilang kung mahalagang kwento ng sariling pamilya at berde kung hindi. Unang bilang, sama-sama at tulong-tulong sa paglilinis ng bahay, pula o berde. Ayun, tignan nga natin ano kaya ang tamang sagot sa unang bilang. Ayun, nakita ko na yung sagot ni Stephanie Perez. Ang sabi niya daw, ang puso daw ay kulay, pula. Gayon na rin si Sean Jacobo de la Cruz, si Amber Johan de la Cruz, ang sagot nila ay kulay pula daw ang puso. Tingnan nga natin. Ayun, tama kayo mga bata. Ang tamang sagot ay pulang puso. Ang gagaling. Ikalawang bilang naman. Nagdiriwang
Nagdiriwang ang pamilya sa kaarawan ng bawat miyembro, pula o berde. Ano kaya ang sagot sa ikalawang bilang? Ayun, ang bilis. Ang sabi ni Stephanie Perez ay kulay pula daw ang puso, kulay pula daw. Gayon rin si Zoe Soriano, si Joyso, si Henry Jen Baratas, si Isaiah Jaden, kulay pula din daw. Gayon rin si Amber, si Renea Sabatin, kulay pula daw ang puso. Kulay pula nga ba ang puso? Ayan, tama kayo mga bata. Kulay pula ang tamang sagot. Ikatlong bilang naman. Namamasyal ng sama-sama. Pula o berde? Ayun. Ang sabi ni Amber Johan de la Cruz, kulay pula daw. Gayon rin si Stephanie Perez, si Prince Ednamo, si Gabriel, si Justin, si Lorna Flores, ay kulay pula daw ang tamang sagot. Tignan nga natin kung tama kayo. Ayun, tama kayo mga bata. Mahusay, kulay pula ang tamang sagot. Ika-apat na bilang. Sama-samang nagdarasal. Pula o berde? Ayan, nababasa ko na ang sagot ni Araya ay pulang puso daw. Gayon nun si Gabriel, si Lorna Flores, si Zia Kirsten, si Amber, kulay pula daw. Kulay pula nga ba ang tamang sagot? Ayan, tama mga bata. Kulay pulang puso. At dumako naman tayo sa huling bilang. Sabay-sabay kumakain. Pula o berde? Ano kaya ang tamang sagot dito? Kapag sabay-sabay daw kumakain, dapat ba natin na kulay pula ang puso o kulay berde? Ayun, nababasa ko na. Ang sabi ni Prince Edamo, kulay pula daw. Gayon rin si Zoe, si Gabriel, si Zia, si Cez Baila. Ang sagot nila ay kulay pula. Pati ko yun, humabol si Cherry Zapanta Kalanta. Kulay pula daw. Kulay pula nga ba? Ayan, ang tamang sagot ay pula. O di ba ang gagaling mga bata? Tunay na pinapahanga ninyo ako mga bata. At dahil dyan, ay pakagaling naman. At syempre mga bata, para sa ating takdang aralin, para sa huling-huling gawain, kaya mo. Magdikit ng larawan ng iyong pamilya na nagpapakita ng isang mahalagang pangyayari sa loob ng puso. Isulat ang kwento nito at kung bakit ito mahalaga. Mayroon kayong 10 segundo upang kopyahin o kaya naman ay kuhanan ng larawan ang aktibidad na ito. Mga bata, huwag na huwag niyong kakalimutan isend at gumawa ng takdang aralin. At syempre, saan niyo ito isisend? Maaari ninyong ipadala ang larawan ng inyong gawa sa aming Facebook page. I-search lamang ang Itulay A-Fantastic. At kapag nakita namin ang inyong mga A-panalong gawa, malay niyo sa susunod na linggo, isa na pala kayo sa mga A-Fantastic of the Week na may mga A-panalong mga gawa. At palagi nating tandaan na ang bawat pamilya ay may kwento. Ang paggalang sa mga bagay na mahalaga sa kanila ay susi sa mabuting pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya. Tandaan niyo yan mga bata ha? At syempre mga batang A-Fantastic, para sa huli kong katanungan, marami ba kayong natutuhan? Kung marami kayong natutuhan, makikicomment nga po sa ating comment section ang salitang
A-panalo, ibig sabihin, A-panalong-A-panalo ang araw na ito dahil maraming-marami kayong natutunan mula sa akin. Ayun, nababasa ko na ang sabi ni Stephanie Perez, A-panalo daw, si Gabriel din daw, si Zoe, A-panalo, si Zia. Ayun, nakakatuwa naman, pati si Sean, ang sabi niya, A-panalo. Ayun, nakikita ko nag-flood talaga siya ng A-panalo, may pa-heart-heart pa. Ayun, at syempre mga bata, sigurado akong naging isang makabuluhang hapon ito para sa inyo. Dahil dyan, maraming salamat sa lahat ng mga batang tumutok sa akin ngayong araw. Kung kayo ay mayroong comment or question, maaari nyo kami i-email sa edtech@deped.gov.ph o kaya naman kuhanan ng larawan ng QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. At doon, iintayin namin ang inyong mga comments at suggestions. Muli, ako si Tutor Dan. Ako ang inyong A-Fantastic Tutor na nag-iiwan ng isang kantang, mga bata masayang mag-aral, makinig lang ng mabuti, tsak na matututo ka. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Webes, 1 hanggang 1:40 ng hapon, dito lamang sa DepEd Itulay. At syempre, Happy New Year sa lahat ng ating mga A-Fantastic learners na tumututok dito sa amin tuwing Webes mula sa Araling Panlipunan Tutors. Maraming salamat! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo rin panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!